Eh, umismile ka lang ng bonggang-bongga. Ganun lang yun, kapatid. Sko, nakita mo naman, ha? Wala pang 10 minuto, mag-best friends na kayo ni Mami. Alam mo yan. Ay, nako, dahil sa'yo, no? Tsaka, bumait siya, ha? At alam mo, napatulog ko siya kaagad. Salamat ulit, ha? Pwede ba? I-save mo yung ibang salamat mo sa iba pang mga araw. Malayo pang lalakbayin natin. Eh, sino pa ba naman na magtutulungan kundi tayong dalawa lang? Alam mo na, bilang tayo magka-vibes. Paano kayo nagkakilala ni Mary Rose? Namasukan po ako. May nag-invite sa akin na pumasok dun sa trabaho yon. Pero siya dati na doon, palis-alis lang siya. Hindi, at nagsama ho kami. Ni Mary Rose bahay. Sa isang opo. Bahay? Opo. Okay. So, mula noon, naging talagang sobrang close na kayo. Uh-huh. Na parang ang dating eh, parang magkapatid na kayo. Sino yan? Stalker mo, no? Sira. Si Juliana yon, yung kaibigan ko na taga-parlor. Eh, may nirereto sa akin nung isang araw na boylet. Oh. Tapos, pinasa yung number ko doon sa lalaki. Eto ngayon, text and text. Gusto makipagkita bukas. Oh, loka. Ayaw mo? Juicy ka pati? Juicy pa to. Arty ka pa? Ikaw na tinitext. Hindi naman sa ganon. Diyos ko, sawa na ako sa mga ganyan, ha. Text-text, eyeball-eyeball, oh. Date-date, oh. Any monument. O, boss ang Andaluch natin. Alam mo yung bakla ka. Bakit sa akin ka nakaturo? Ano ka ba? Itatry mo lang naman eh. Kung talagang wala siyang dating, edi goodbye. Mali mo namang cute, sige na sis. Cute? Ang pangalan, Abet. May cute bang Abet? Alam mo, te, ikaw lang ang makakasagot niyan. Ikaw lang, wala nang iba. Ba't di mo itry? Malam mo itong chance mo para lumigaya. Happiest person on earth. Itry mo muna. Go, go, go muna yan, no? Go for the gold! Ganon? Ganon yun. Go for the gold na agad? Winter Olympics? Ay, naku. Ubus load tong lalaking to. Sinabi na nga alas 7 yung usapan eh. Jonathan? Ikaw si Abet? Ang saya ni Jonathan nang makilala niya si Abet. Madali silang nagkapalagayan ng loob. At matapos ang ilang linggong ligawan sa text, naging magnobyo sina Jonathan at Abet. Alam mo, dapat lagi nating ulitin ito. Nako, ikaw naman. Di mo na naman sinuod yung polo na binili ko sa'yo. Di ba ang sabi ko sa'yo, mas pogi ka kapag may kwelyo ang suot mo. Ayaw mo yata yung mga binibigay ko sa'yo. Eh, pasensya ka na. Nagmamadali lang kasi ako kanina eh. Kaya itong t-shirt lang ang nahalit ako. Ayan mo, susunod na date natin, okay? Sige. Babe, may problema ba? Abet, bakit ako? Anong bakit ikaw? Hindi ko maintindihan. Marami namang mga babae dyan. Mas bata. Mas may kaya sa buhay. Bakit ako ang gusto mo?
Nabubulagan ka ba? O baka naman may helmet dyan sa ulo mo? Kaya hindi ka mauntog at magising. Abet, ito ang katotohanan. Bakla ako. Kasambahay lang. Mas patanda sa'yo ng higit 10 taon. Hindi kita mabibigyan ng anak. Hindi tayo pwede magkaroon ng pamilya. Wala kang maihita sa akin. Wala. Hindi lahat ng nagkakarelasyon na uuwi sa happy ending. Ako, bilang isang bakla, nakasambahay, hindi na rin ako maasa doon. Tanggap ko na yun. Matagal ko nang tanggap na talunan ako sa lalaki. At hindi na rin ako maasa na magtatagal pa tayo. Babe, sana. Tama na, huwag ka na umiyak, okay? Babe, hindi ko alam kung saan ang galing yung mga sinasabi mo na nagpapahina sa loob at puso ko. Pero sa lahat ng sinabi mo, sorry. Sorry dahil hindi ako tinablan. Dahil hindi ako bulag. At lalong wala akong helmet. Alam ko kung anong pinasok ko. Kaya kahit ano pang sabihin mo, hindi ako aalis. Hindi kita iiwan dahil mahal kita. Beh, mahal na mahal kita. Akala ko sa panaginip rin mga ganito. Pero eto tayo. Gising na gising. Buhay na buhay. Masayang nararamdaman. Be, isang buwan na tayong ganito. Sigurado ako, masaya ka. Ay, hindi. Masaya. Sino ba ang nauna sa inyo na magtrabaho doon? Ah, si Abet ba o ikaw? Ako po. Magkaiba po kasi yung shift ng trabaho namin eh. Pang-umaga ho ako dati. Ah. Nanay naman ang daming tanong eh. Parang investigador. Eh kasi ngayon ko lang siya nakita. Ay, teka, may isang ulam pa eh. Ang kaya kayong nanay. Sorry ba, hindi ko napigilan. Sorry din. Hindi ko napigilan eh.